Hi guys, welcome back to my channel. For today, ito po yung MG5 core manual. So ito po yung front view nya. Ito naman po yung side view. So silipin lang po natin yung actual look nya sa na personal. So ito po is laser blue yung color nya. So ito naman po yung sa rear view nya. And by the way po, gusto ko po magpasalamat. Shoutout po kay Sir Reynaldo Bautista Jr. Siya po yung owner nitong sasakyan na ito. So, thank you po for allowing me to video and present your unit po and para i-upload din sa YouTube. So, thank you po sa inyo, Sir Reynaldo. God bless po sa inyo and to your family. Start na po tayo dito sa front. So, itong headlight po natin, yun, yung bilog po is projector headlight siya with auto leveling. And then may kasama na din po siyang daytime running light. Dito naman po sa baba, yan, may design siya na may chrome tsaka black. Ito naman po yung ating recovery hook. And then yung grill natin, ayan, chrome po yung grill natin. And then yung octagonal na MG badge. So yan po. So ito yung sa bumper niya. So, lipat naman po tayo dito sa side. So, yan po. Disc brake na po ang ating front brakes. Steel rim po ang ating mags with cover na po siya. Ang size po ng ating gulong is 195/65R15. And then, ang suspension po natin sa front is MacPherson Strut. Yan, meron po tayong emblem ng net blue sa side. And then ito yung sa side mirror niya, may side repeater lamps din po siya. Ang door handle natin, yan, grip type po ito. And then yung B-pillar niya, standard color black po yung ating B-pillar. So ito naman po sa likuran, hubcap din po with cover. Drum brake po ang ating rear na brakes. Torsion beam naman po ang suspension natin sa likuran. So ito yung sa gas. Dito naman po tayo sa likuran. So yan po yung tail lights nya. So ang tail lights po ni MG5 core manual is LED na po. So dito sa glass nya, yan yung mga guhit na yan is yung defogger nya. Yun, may third brake light din siya sa likuran. And then dito sa upper portion, yung first three line niya, yan po yung glass printed antenna. So dito naman po, meron siyang design na chrome. Ayan, octagonal yung badge ni MG. Yung Brit Dynamic na emblem, meron din po. Meron din siyang MG5 na emblem. So dito naman po sa bumper, meron siyang reverse sensor na tatlo. So bukod po dyan sa sensor, meron pa siyang high definition na reverse camera. Dito naman po sa baba, yung reverse light tsaka yung reflector niya. So ito yung sa baba, yung skid plate niya is black. Ito po yung side ulit, door handle same as body color, yung side mirror same as body color din. Ngayon, tingnan naman po natin yung loob niya. Pasok po tayo sa loob para makita po natin kung ano meron tong MG5 natin. So, ito po sa side. Yan, lock and lock ng doors. May chrome na nakaikot. Control ng windows. Speakers po, apat po ang speakers. So, yan po yung loob niya. So ito yung sa side mirror po, power na po yung side mirror. Ito yung auto leveling ng ating headlights. So dashboard natin is black, hard plastic black. Then ito, yan, may design siya na parang silver gray eh. So yan, okay po siya. Then yung mga vents ng aircon, ito may dito sa portion na to, leather naman po. Yung seats po natin, yan, fabric seats po siya. So pati yung likuran, fabric seats din po.
So, yung airbags po ito, dual airbag po siya sa harapan, sa driver tsaka passenger. So, ito naman yung ating steering wheel. Ayan, may MG badge na logo. And then, meron pa siyang chrome na nakaikot. So, ang ating steering wheel, leather na po ito. So, yan, leather na po yung steering wheel. And may adjustment din po siya up and down. Meron na rin siyang steering wheel controls for the radio and sa dashboard. I-start ko lang para makita natin yung mga ilaw niya. So, yan. Monochrome trip computer na po yung ating dashboard. So, yan po yung dashboard niya. Yan yung infotainment natin. 8-inch na touchscreen. Yan yung dome lights natin sa front. So, yan yung radio natin. Pati aircon po, electric na. Yan yung transmission, handbrake. Yan, pwedeng armrest po ito. So yung touchscreen natin, yan may mga settings po dito. Yan yung steering wheel natin is, yan pwede mo siyang i-ano kung anong gusto mong, kung urban ba, kung normal. So electronic steering wheel na po ito. Pati yung aircon, may switch na rin po dyan. Ito may 12 volts na power outlet po tayo. Medyo madilim lang. Buksan ko lang para makita po natin. Yan, yung power outlet po yon, yung 12 volts, yan. Then, 2 USB connector and charger pwede po. And then, yung radio natin, pwede po siya Android tsaka Apple CarPlay. So, parehas po, wala kayong magiging problem. And then, ito, meron din siyang reverse camera. So, yan yung reverse camera niya, napakalinaw po. High definition po yan. So, sumusunod po yan. Pag niligo mo yung gulong mo, liligo rin po yung perimeter niya. Check naman po natin dito sa likuran. So, sa likod may child lock. So, ito yung sa sidings niya. Black po siya. Yan, speaker sa ilalim. So, yan. Fabric seats din po yung ating likuran. Pero maluwag po siya. And then, ito pa po. Napo-fold pa po yung ating second row. So, yan. Pwede mo siyang i-fold. So, entry level po ito. Napo-fold yung ating second row. Check naman po natin dito sa trunk niya kung gaano kaluwag. So, yun. Napakalaki po. Ang luwag po ng trunk space nito. Pwede kayong magkarga po dito ng 512 liters. Kayang-kaya po ni MG5 Core natin yan. And then, dito sa ilalim, yan. Meron siyang early warning device. And then, ito yung spare tire tsaka yung set of tools. Tapos, kung medyo bitin pa, pwede pang i-fold yung second row natin. So, yan po yung ating 2022 MG5 Core manual. So, ang length nito is 4,601, ang width is 1,818, ang height niya is 1,489 mm. Ang wheelbase po nito is 2,680 mm. Meron po siyang curb weight na 1,185 kg. Ang full tank capacity natin dito is 45 liters. Ang makina po ng ating MG5 is 1.5 liter 4-cylinder dual overhead cam. Ito po ay merong horsepower na 1,498. Ang torque natin dito is 150. And then ito po is 5-speed manual transmission. Ang emission standard po natin dito is Euro 5. Ang service interval naman po ng ating MG5 is every 6 months or 10,000 kilometers whichever comes first. Meron din po siyang kasamang 3 years na roadside assistance and 5 years warranty
or 100,000 kilometers, whichever comes first. Ipakita ko din po sa inyo yung naka-on yung mga ilaw niya. So, yan yung sa taillight. LED po yung mga taillights natin. So, yan, naka-on po lahat ng ilaw, hazard, signals, para makita nyo po yung itsura niya kapag nakabukas yung ilaw niya. Ating topic for today. By the way, ang presyo po ng ating MG5 manual is 658,888 lang. So, kung ika-cash po natin ito, may makukuha po kayong 55,000 na cash discount. Ngayon, kung gusto niyo naman i-finance, pwede po tayo sa lowdown namin na 55,000 all-in na po ito, kasama na yung LTO, insurance, saka shuttle mortgage. So, itong MG5 nga po pala, ito po yung entry level namin. Kung makita nyo naman, talagang value for money siya. Unang-una, naka DRL headlight, naka projector on and off automatic headlight, naka LED taillights, may 8-inch na monitor, may reverse sensor, may reverse camera, leather pa po yung ating steering wheel. So, napakadami na. Sa entry level, yung features na yun, pang mga top of the line na. So, kung gusto nyo pong kumuha, pwede ko po kayong tulungan. I-post ko po yung number ko po. Pwede nyo po akong i-message, tawagan, para matulungan ko kayo makakuha po ng MG5. So, yun lang po. Maraming salamat po. And thank you po. God bless. Bye po. Bye-bye.